Yo, ready guys! Welcome back to our channel and this is Vince Marco for another episode ng ating unboxing. And, huwag natin patagalin pa, ito yung ating BBNGSE from PBoost. So, out of the box to guys. Ayan, so meron siyang bag. So ang kanyang bag is a Taima soft bag. Ayan, ang nasa loob ay ayun. It's nice. The GS Mini acoustic guitar from PBoost. So from the box, meron siyang Allen wrench. And big shoutout pala sa iyo, Adi Mamen. Thank you for trusting us. Kami yung pinapili niya kasi nung acoustic guitar niya, ano daw ba yung maganda based on my experience. And before kasi sa akin, hassle yung mga grand auditorium partida. Ang hirap niya ibiyahe. So, ngayon, before nagamit ko is travel size. And nakita ko nga itong PBoost. Sobrang solid nitong PBoost na to, guys. Ito yung kanilang version 3. Honestly, nakailang setup na ako ng mga before ng mga PBoost. And natuwa ako dun sa kanilang first version. Pero itong version 3, guys, sobra. Grabe. Parang, ewan ko, inikilig ba ako or ano. Pero ang ganda. Ang ganda, ang laki ng improvement, 200%, totoo talaga yung nakalagay sa description nila. Ang, maganda, ang ganda ng specs, yung build, it has a smooth satin finish, at ito pa guys, it's mahogany top, side, back, even the neck. Wow, ito pa yung nagustuhan ko sa kanila guys, yung kanilang headstock, it's like a Martin headstock. Diba? Yung paddle flat on the top, tapos yung iconic logo nila rito. At ito pa yung malupit, meron din sila sa likod. Ayan, ang ganda. Ayan. And then, syempre, meron na rin siyang strap button. Unlike sa iba, nilalagyan pa namin siya. Meron na sila dito sa kanyang neck at saka dito sa kanyang, ayan, sa bottom niya. So, meron siyang strap pin, which is lalagyan mo na lang yung strap if standing yung playing mo. Okay? And then, ito pa. It has 100% legit na legit Graptek Nubone. Ayan guys, nakalagay talaga dito yung ano, Nubone. Ayan, from Graptek. Even the saddle, it's also a Graptek. So pag sinang ang ganda, kasi before mag-upgrade ka pa ng buto or bone, and then iba naman nag-upgrade sa task. So ito guys, wala ka nang upgrade. Ito na yun, naka-Nubone Graptek na siya. And yeah, ganda. It has a to rosewood, real rosewood fretboard. Mamen, alisin ko na, pasensya ka na. Ayan, it has a real rosewood fretboard. Ayun, ayan pala nakalagay guys. Nubone from Graptek. Parang nagkaroon sila ng collaboration. It has a 44mm wide nut. And okay sa mga beginner, so hindi siya ganun kalapad. And even the intermediate player, okay na okay yung ganyong, ganong ano, profile. And check this out guys, it has a legit precise Fishman pickup. So, ito yung kanilang pinaka-latest. Papakita ko sa inyo guys ha. So, white yung kanyang LED. And left and right na yung kanyang indicator. So, ito na yung pinaka-latest model ng Fishman. Mapapansin nyo agad sa itsura pa lang tsaka dun sa tuner. Ito naman sa bottom side yung lagay ng battery at tsaka ng input. For strumming.
So narinig nyo naman guys ang ating short sound or tone demo para sa ating PBoost GS Mini version 3. So sobrang laki talaga nung ni-level up, almost double yung ni-level up ng ating PBoost yung version 3. And then yun nga, ang ganda ng tunog, warm. Para sa akin, I think kailangan ko ng isa nun para sa ating mga covers and demo dito sa TuneLab. Although hindi siya yung entry level pagdating sa pricing and hindi rin naman siya yung kamahalan. So it's around 8,900 pesos. Meron ka ng GS Mini from PBoost. And by the way guys, yung short demo na ginawa natin is ano siya? Naka-unplug yun. Hindi siya nakasaksak. So it's raw sound itself. So gumamit lang ako ng built-in mic itong ating camera. So built-in ang partida, how much more kung naka-plug-ins pa yon at sinetup nyo gamit ang inyong DAW or yung mga pedals and effects nyo or mga acoustic guitar amplifier. Grabe, mukhang mas magkakaroon yun ng body. So yung pangalang walang amplifier is goods na sa akin as a musician. Pwede na siya talaga rito sa area natin para pang cover. And then, pang kapag may mga song na kailangan lagyan ng o ilapatan ng acoustic part, I recommend this PBoost GS Mini. Sobrang handy and okay na okay siya. So, kayo na pong bahalang mag-judge and always believe in your ears. And hopefully, matry nyo sana actual or personal yung ating GS Mini from PBoost. Sobrang grabe, na gulat ako dun sa specs na sa development. At kung nagustuhan nila yung ganong klase ng content, please don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify sila sa ating mga bagong video, unboxing, and how to fix tutorial. Stay tuned!